Hi, Sophia. Okay na po. Ayan. I Okay am na. better na. Ayan, okay. Ano po, saan po tayo na-stop? Sa Oxford, Diploma. diploma. Email. Ayun nga po, Oxford na mismo yung nagsabi. So, bakit po natin i-invalidate yung Kasi statement po kami niya? hindi siya ano credible, Sophia. Hindi siya credible. How credible? Because a lot of people tried the same thing and they actually changed the name of the person that they are requesting, ano, yung name of the person na nire-request nila yung information for, and it's the same email that they receive. There is also one TikToker who actually tried the same and used the email address that is in the degree certification of Bongbong. So nakalagay doon, nung nag-reply, ang na-reply doon, iba. Ang sabi doon, we cannot release information unless you have an express consent of the person that you are requesting it for. Ayun. So, ngayon, doon sa email na yun na sinasabi mo, na sinasabi ng Oxford, na ang sinasabi doon, di ba, na wala siyang degree in Polsci, Philo, and Econ. Okay. Doon sa degree certification na inissue ng Oxford, ang nakalagay doon, ang degree niya ay social sciences. Di ba? So, the email that you received, the one that No, you're wala po relying on, talaga. the degree that the email that you are relying on might be talking about a different thing. Kasi nag-issue rin si Oxford at hindi rin naman niya sinabi doon sa email na pinagmamalaki ninyo na hindi totoo yung kanyang degree sa social sciences. No, hindi po. Kahit po email yon, that's legit. That's legit. It's... Sophia, you cannot Oh, insist. sige. Did you read the entire email and did you read the degree confirmation? Okay, sige. Let's move Oh. forward. Kasi I want to... My God! Anong gist-gist? Huwag mo kami turuan ng gist. Naintindihan mo ba yung buong email? Okay po, chill lang kayo. And then, no. When you say something, you should be ready to substantiate it. Yung sasabihin mo, gist-gist. Yung binasa mo, binasa rin namin yun. Oh, I was asking you, ano yung tinutukoy na degree dun sa email at saka ano yung tinutukoy na degree dun sa degree confirmation? Is it the same? Okay po, Is chill it lang the po. same? Is it Chill the po. same? No, just answer my question. It's the same. It's not the same. The email is talking about degree in political science, Polsci, and Econ. The degree certification is Basta talking po, about wala social pong degree sa sciences. ako. It's not the same. Okay po, chill lang po kayo. So, pwede na po ba mag-move Sophia. forward tayo? Eh, wala naman po akong No, 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 contention Sophia. na You like... listen. You listen. You told us it is the gist. We are telling you it is not the gist. And do not laugh at us. I am asking you, where is the gist there? Asan yung gist na sinasabi mo? Ano po? O baka ang sinasabi niya, madam, legit yung email. Hindi, sinasabi niya kanina, na yun daw yung gist ng email na wala siyang degree. Oo, yun yung sinasabi niya. Okay. Tama ba, Sophia? The email exchange? The email, sabi mo, yun yung gist ng email na wala siyang degree, right? Do you mean the gist or legit? Yeah. Yes po. Kasi hindi naman, yung special, ang nakuha po kasi ni Bongbong Marcos, special diploma. And special diploma is different from a degree. Hindi po degree ang Who said special so? Diploma. Who said so? You Who said so? So? Hindi naman po talaga. Hindi naman po talaga. Regardless, Sophia, it doesn't matter because for Wharton, he got accepted even if it is a paper written in a tissue paper, it is equivalent to an undergraduate degree. Okay po. Okay, so what's the problem? What's the problem Let's there? Na po. Okay. Kung pinapaniwalaan niyo pong may diploma si BBM and then go po and ako mag-stick po ako sa So, sige, bahala kayo. Magmarunong kayo sa Wharton. Live your life that way. Mm. Game, next So, ano topic. pang,
Oo, ano pang... Huwag po kayo magalit kasi ako, no? Hindi ko naman po ano makipag-away, so... Hindi, hindi ako nagagalit sa'yo. Ina-explain ko lang sa'yo. Ina-explain ko lang sa'yo. Hindi ako nagagalit. Ano? Hmm. Next topic na, next topic ano na. Next topic. Like... Pwede na po? Yeah, go ahead. Okay, okay. So, ano naman po tayo, like, reasons bakit si VP Lenny po yung president po? No. Pwede po kayo po na mauna? Kasi di ko, naanabutan ko lang po yung kay, sino ba yun? Si TV Malaya ba yun? Hindi ko po, ay, Gomer pala. Yun po yung naabutan ko. Hindi ko po nakita yung mga reasons nyo or narinig yung mga reasons nyo bakit si BBM yung president nyo. So, kahit nagbigay lang po kayo ng ano. He has good policies. He has good track record. Good track record po kahit. Okay, sige pa. Ano? Good track record kahit may convicted siya sa tax evasion case. Back in... Oh my God, Sophia! There is no something. Sophia, it's not tax evasion. At involved din po siya sa pork barrel scam. There was no case against him on pork barrel, Sophia! My God! What are you reading? My God! Where is your proof that there is a pork barrel case filed against Bongbong? Do you have a proof? Oh, meron siya ano? Pork barrel case? Give us the proof. Just give us the proof. Ang sabi ko po, involved. Involved po yung sabi ko. Paano mo nga masasabi? I can involve you in a pork barrel case if I want to. Uh-oh. And that's just an allegation. No, it's not. It's... Okay. Oh, God! Okay, buti ko kaya to. Okay. Wala kang proof, Sophia. Balik ka dito. Pagka meron kang GR number ng case na meron siyang na-involve siya dun sa ano, pork barrel case. Pwede kong i-PM sa inyo yung sources ko if you want. Sophia, first, you don't even know that the case of the conviction of BBM is not tax evasion. It is failure to file IITR. So, ngayon, sinasabi mo na tax evasion and you are standing for it. Pero it's not the case. You can read the CA decision at makikita mo doon. And the Supreme Court decision also. It's not tax evasion. And that's a proof. You can't even know kung ano yung case na na-convict si BBM. I think with this kind of information that you are giving us, I think you don't have the, ano, you cannot really, ano, parang distinguish what is fact and what is, what, ano. And what is not. Sa totoo lang. Okay po, oh my God. Yes, yes, Sophia. Yes, yes, Sophia. My God. I'm really sorry. You gave us already 3 issues, but all of that, my God. Wala kang maano, wala kang ma... Oo. And you know the tax evasion case is very clear. Walang tax evasion. Na-acquit nga siya sa CA. Koko loko. Yes. Sabi po niya na failure to file, diba? So factor po yun. Ano? Factor po yun na... Okay. Sophia, yung tax niya ay nahawakan ng gobyerno. Okay? So automatic yan binabawas ng gobyerno. So yung pera na yun, hindi niya na yun kailangan i-deposit. Hawak na yun ng gobyerno. It's withheld by the government. So ngayon, ang kailangan niya lang is i-file yung ITR niya. Yung document. Yung document na lang. So ngayon, yung pera nasa gobyerno na matagal na. Okay. Baka nga nagamit na ng gobyerno. Oo, na ang point nyo dito, alam ko yung pupuntahan nito na it's still a violation. Yes, it is still a violation. So that is why the Court of Appeals actually meted a penalty. So it was already dealt with. And the conviction on such failure to file an ITR is fine. It was only God, fine. Sophia.
Okay, Sophia, di mo nga alam na na-withhold yung ano, tax na yun. Tapos sinasabi mo, tax evasion. My God, Sophia, what kind of argument are this? Natatawa po ako sa inyo, sorry. Oo, nakakatawa so, nakakatawa talaga. Ka rin kasi, Sophia. Nakakatawa ka talaga. You do not know what you're talking about. My God, Sophia. Okay. I am extending my time for this. Just Sophia, what else? What else? Ano pa yung iba? Yung ano, yung handang-handa ka. Okay, my so, God! Mga reason bakit si VP Lenny yung ano ko. Okay. So, nung pinatigil ni PRRD yung mga jeep and bus dahil sa lockdown, nagbigay si VP Lenny ng mga free shuttle services para sa mga frontliners. Nagkaroon din ng trabaho yung mga driver na nawalan ng hanap buhay. Tapos, nung nagkaubusan ng mga PPEs, habang nagpapayaman yung mga official ng family, ginawang proyekto ni VP Lenny yung mga paggagawa ng PPEs mula sa mga materials, ganyan. Nabigyan din ng trabaho yung mga mananahe, so it's a big help. And, ano pa ba? Nung binabaya... Sure ka dyan ha, Sophia! Sure ka dyan sa mga pinagsasabi mo ha! Oh my God, totoo naman po yung mga sinasabi ko. Oh my God, kanina ka pa. Actually, Sophia, yung mga PPE, kumausap si Mama Lenny noon. Yung mga PPE niya, marami doon, marami nagreklamo ng frontliners because it did not pass the quality. Yung pinagawa sa Taytay, di ba? I can clearly send proofs po. So, pwede pong let me finish po. Ayun, ano pa ba? Nawala ko. What about? Ayun, nung ayaw magpa-mass testing ng, ano, IATF, pinasimulan ni VP Lenny yung swab cab. I think that's swab cab. Para mahikayat yung mga... Kailan na-implement yung swab cab? Kailan na-implement yung swab cab? Okay, let me check po ah. Let me check. Swab cab. Sophia, yun ba ay ano cost effective na ano pag na policy? Yes, and how many months are we into the pandemic bago nakapagpa-swab cab si Mama? How many months are we in the pandemic bago mag-declare si President Duterte ng We are talking about Mama Lenny. No. Oh, ikaw ang may gusto ng topic na to. Ikaw ang gusto ng topic niyan eh. Trabaho po ba ni VP Lenny yun? Di ba trabaho rin ng presidente? Sophia, Sophia. Walang ginagawa yung presidente. Ito pong mga sinasabi ko, hindi po trabaho Sophia. Ni VP Lenny. Sophia, wala kami pakialam. Hindi, thank you. PRR tungkulin si VP Lenny Sophia. At ni Chapuera Sophia. Sa kanyang gabinete. Sophia, ang pinag-usapan Sophia, natin, dami di ba mo gusto feelings. Mo? Isa-isa lang, isa-isa lang. Oo. Di ba sabi mo, Sophia, ang gusto mong pag-usapan ngayon ay bakit iboboto mo si Mama Lenny? Ayun tapos ako. Ngayon sinabi mo na nagpa-swab cab siya. Ngayon, tinatanong namin, is it a cost-effective policy? Is it a cost-effective project? Yes, it is. So, wag tayong lumabas doon. Yes. Para matanong. Go. Okay. Next na po. Oh, sige, ngayon, swab cab. How many people were helped? Oh, gaano karaming natulungan? Okay, let me search it up. Kasi di ko man po kabisado lahat. Oh, it's okay. If you don't have it, it's okay. Ito yung point, Sophia. Okay. Ito yung point, Sophia. Regardless. Kung anong ginawa ni Mama Lenny during the pandemic, thank you, Mama Lenny. Walang problema doon. Thank you. But if you're telling us that we should vote for Mama Lenny because of those, no, that is not something, that is not something... I'm presenting my side po. Hindi ko po kayo kinoconvince. I'm just presenting my side po. So, ito po yung nabasa ko pala, actually. So, sabi dito, may 500,000 anti-gen test kits na mapaprocure sa swab cup po. Nagamit yung 500,000? Ilan yung na swab? Kailan?
kailan to na ano nagawa? During ba nung time na wala pang testing masyado? 6 months ago. 6 months ago. Eight months ago. Po. 8 months ago. Kailan nagka-start yung pandemya? February, March. Don't we have swab test during that time? Merong swab test, pero wala pong free. Wala pong mga free like test kits. Wala pong, isko swab is free in Manila. Po? Free yung paswab ni Isko sa Manila, di ba? Was done by a mayor. Syempre, and I think he did the swab test way earlier than swab cub. And that's a mayor. That's a mayor. Yes. VP siya, pero yung sobrang liit ng budget ng VP, pero nagagawin. Ah, dahil na naman tayo sa sobrang liit ng budget. Okay, ba't po kayo nasa-stress? Kasi totoo. Kasi hindi totoo, Sophia! Magkano budget ng OVP? Hindi naman po talaga totoo. Ilan? Magkano budget ng OVP? For 2021? No! It's 900 million! For 2001! For 2021? Yes! 900 million, yes. Yes. 900 million! 900 million! Sophia, you do not know what you're talking about. 900 million. So, you think that's enough po compared sa funds ng NTFL CAC? Teka, bakit NTFL CAC? Ba't may kukumpara yung ano? Ba't tatapusin ba ni ano? Mama Lenny yung Earth's Insurgency? Kaya niyang gawin? Kung kaya niyang gawin, bigay natin sa kanya yung budget. Oo, 52 years po. Of insurgency. Sana nga po ibigay. Sana nga po ibigay. Oh my God. Sana po ibigay oh God, para Jesus makita nyo rin, di ba? Sophia, maliit kayo ang... Oh my God. Ganyan po ba yung tura ng mga BBM kapag na-represent ng facts? Hindi ka na-represent ng facts, Sophia! Sophia, hindi mo ka alam kung mag-represent ng facts. My God, the audacity of this girl! Come on! Hindi mo ka alam yung budget ni Lenny. Hindi mo ka alam kung magkano yung budget ng facts sa'yo. Ilang beses na hindi mo ka alam kung ano yung charges against Bongbong eh. Tapos facts-facts ka dyan. Tigil-tigilan mo kami. Diyos ko, nakakahiya ka, Sophia, ganyan ba ang attitude ng tao na ilang beses nang presentan ng fact? Kasi ang dami niyang sinabing mga mali. Ganyan pa kaya ba? Tapos mag-i-insist ka pa rin? Okay po. So, budget una, for 20? For 20? No, that's not the budget. 600? No, that's... 900? Wala po kong sinasabing for 20. Huh? You said for 20 a while ago. Talaga so, Sophia, you don't kami ang nag-present ng fact dito kanina diba, pa. Siyempre pa nag-search po ako, siyempre. May research ka na nga, hindi mo pa rin alam. So... Yes, I know na 900 million po. Oh, kanina hindi mo alam na tax, hindi tax evasion yun. Pinipilit mo pa na, tax evasion. Yung, hindi niya pag-file ng case ng ITR is ano automatic tax evasion. Hindi mo nga alam na yung pera nandun na sa gobyerno. Ikaw ang walang alam sa facts dito. Yung facts mo, pinahanap mo pa lang ngayon. So, sino ang nagpe-present ng facts? Kami o ikaw? Tapos ikaw nagmamayabang? Wow, okay po. Wow, yes, wow. Yes, impression, wow talaga, Sophia. Wow talaga. Wow talaga. Ay, sinasabi mo, binubuli pa si Mama Lenny? Binubuli si Mama Lenny? Okay, there's po. there's nothing spectacular with that ano achievement na nagpa-swab cup, nagpa. Nothing. Thank you very much Mama Lenny, but there's nothing spectacular about it. May spectacular po ba sa mga nagawa ni Bongbong? Sige po, ano pa nagawa ni Bongbong Marcos during pandemya? Bukod sa nagka-COVID po siya. Ano pong mga po kanina policy siya? Yes, his agricultural policy is on point. Uh-huh. He actually made the farmers in Ilocos. Can I speak, Sophia? Can you listen? Okay po. He has this agricultural policy for the farmers, especially the rice farmers, wherein he made a revolving fund for the farmers of Ilocos Norte.
So this revolving fund will actually answer for the milling and storage of the rice products of the farmers. And so the cost for this one, that is usually magagaling yun sa middleman, is drastically reduced. Kasi since government yung gumagawa ng mga trabaho ng middleman, they are just going to ask the farmers of the actual cost. No profit from that. And so this revolving fund, kapag ka nabenta yung palay nila, and babalik yung pera dun sa revolving fund na yon until they were able to get more yield, get more sakahan, get more products, and then they're going to put it back on the revolving fund again. And because of this system, he was able to answer the demand of rice in his region during the time that he was the governor. And then after that, they were able to reach that level wherein there are the ones who are selling the rice from other regions. So nagkaroon na sila ng surplus at yung mga surplus nila na bigas nabebenta na nila sa ibang lugar. Uh-huh. That's a pretty good damn agricultural policy for me because the approach is very holistic. Okay. Let me ask you. What about COVID response? Teka. What about your COVID response po? COVID response. He has this programs. Ano po? Kasi pero hindi siya magpapayong ayuda. Yung katulad nung kay Mama Lenny, paayu-ayuda, donation of face mask, donation of PPE. Private citizen siya, Sophia. Hindi lang po basta donations po. Sophia, kasi private citizen siya, tandaan mo, si Mama Lenny ay binigyan ng budget ng 900 million. 900 plus million. Plus donation. Plus donation for the government. Na nakukuha niya. And Bongbong doesn't have any... So Bongbong is not a government official. Can do these things. Same with Mama Lenny sa mga ginagawa ni Mama Lenny. He's not a government official, pero... Okay. Pero ano? Siyempre, mas mataas yung expectation mo kay Bongbong. Ang ginagawa niya kasi politiko siya. Politiko? Ganito yan, Sophia. Bongbong can do something. A private citizen who's doing the same things that Mama Lenny is doing, ang regard mo, politiko lang kasi siya, kaya niya ginagawa yun. Mama Lenny is doing exactly what is being done by those who are not in office, and yet you find it really spectacular. Medyo nakakatawa yun, Sophia. Regardless, I do not care what you think about it. Kung yun ang take mo, bahala ka sa buhay mo. Uh-oh. Anyway, aside from that, okay. I just want to ask, Sophia, pag humingi ka ba ng, kunwari may project ka sa, sa school, tapos humingi ka sa nanay mo ng, ng budget, tapos binigyan ka niya ng budget, tapos gumawa ka ng project, tapos pinasa mo, project ba yun ng nanay mo o project mo pa rin? My project. Your project. Okay. So, I want to make it clear. So, I think the wind farm is a good project of Bongbong. Ang sasabihin nyo, hindi siya ang may pera. Hindi siya ang like what I said, hindi kailangan na ikaw ang may pera para sabihin na project mo yon, di ba? Ikaw ang sumagot kanina. Project mo pa rin yon kahit pera ng nanay mo ang ginamit mo. Ang importante, sa'yo yung legwork. Nasa'yo yung idea at sa'yo lahat, sa'yo yung ibang mga bagay-bagay. Hindi namin yung sinasabi na si Bongbong lang ang dapat i-credit dito. Pero ang sinasabi namin, Bongbong pursued, advocated, and initiated the project of wind farm. Okay, and prepared the civil works for the wind farm. Okay. So if this will be available in the whole country, it will be spectacular. This is a good project, a good policy of Ilocos Norte that initiated by Bongbong. Na okay. Yung mga so isa to, meron bang ganun na project na you think can pwedeng i-level Mama Lenny? Meron bang innovative project si Mama Lenny? Aside from swab cab, tsaka PPE? Meron pa po, meron. What?
Si VP Lenny po yung unang nanawagan na ipasara yung border para makontrol yung mga yung mga babiyahe sa Pilipinas. Siya po yung unang nanawagan nun. Una talaga. Yes po. I can send proofs. I can clearly send. Will it make any difference, Sofia? Will it make any difference? Sinong unang nagsara ng borders? Singapore closes borders. Right? Hong Kong closes borders. No, the point is makakapasok. No. You listen to me first. They closed their borders. Other countries closed their borders. South Korea closed its borders earlier than we did. Bakit tayo nakabukas? Ba't sa atin? Nakatulong ba sa number ng COVID yung pagsara ng border sa Korea, sa Singapore at saka sa Hong Kong? Napigil ba nila yung COVID? Hindi ba sila napasok ng COVID? Eh di ba nagka-problema rin sila sa Delta? Napasok pa rin po. The point is, maiibsan. So ano nga yung point? Bakit nagmamadaling ipasara? Will it make any difference? Can you prove to me? Can you prove to us that if there would be any closure of borders, na magkakaroon ng difference? Yes. Okay. I'm a nurse, Sofia. So ganito. Sinara natin. So kunwari, walang nagka-COVID sa Pilipinas. Tama? And this is a pandemic, Sofia. This is a pandemic. So sinara natin ang Pilipinas, walang nagka-COVID sa atin. And during the time na may mga immunity ng ibang bansa at tayo walang nagka-COVID sa atin, tapos bigla nating binuksan yung economy natin kasi bukas na din yung ibang bansa, anong mangyayari sa atin? Magsisimula pa lang tayo magka-COVID? Do you think that is the best for us? So mapipreventa ng early closure. Ganito, kumare, sa bahay niyo, Sofia, lahat kayo nagka-COVID na kasi hindi niyo clean-nose yung border niyo agad-agad. Dito sa bahay namin, walang nagka-COVID kasi hindi kami lumabas, walang pumasok. Ngayon, pag-open natin, kasi nag-open na lahat yung ekonomiya sa inyo, lahat na kayo may immunity kasi nagka-COVID na kayo, syempre pupunta kayo, magiging turista kayo sa bahay namin, makikitransak kami sa inyo. Ngayon, yung kayo, nagka-COVID kayo, and COVID is a pandemic na, lahat na may COVID, kami na lang wala, kasi nag-close kami, sinarado namin. Ngayon, nakitransak kayo sa amin. Ngayon, kayo, free na kayo kasi may meron na kayong immunity. Kami, wala pa kasi nag-close kami. Kami, nagsisimula pa lang kaming magka-COVID. Nagsisimula pa lang yung mga mamatay ng COVID sa amin. Is that the best route? It's not the best, but at least... Oh, di walang point. Yung mag-iiyak ka na isara yung isara yung border. There's no point in saying na isara yung border. Huwag mong ipilit. Okay po. Okay. You say so. Ano pa? Well, Sofia, si Kuya Miko is actually a health worker. Yeah, we've been handling... He also has experience in managing epidemic. Yes. So it's not just we say so. Hello? Yes, okay na. Sofia, I was a nurse in Saudi and we've been handling frontline kami sa pag-handle ng MERS-CO sa Saudi. So, I know my stuff. Ano ba? I am handling MERS-CoV, which is an epidemic, if we can call it just epidemic, if not pandemic. Hmm. So, yun. I know my stuff. Okay. What else? Have you heard about yung job hunting na yung inana po ni VP Lenny? Thank you very much. Yes, thank you. Give us something spectacular, Sofia. Something spectacular, innovative, because I know a lot of people who's doing the same.
Kasi hindi tayo, Oh, sige po. Sophia, Sino po yung hindi plano? tayo ano, hindi tayo boboto ng dalawang presidente. Isa lang yung iboboto natin. So make sure yung i-present mo sa amin, yung something na lamang sa project ng ibang ano kandidato. Example daw ng kilala natin who's doing the same thing that Mama Lenny is doing. We know a TikToker here, si Mama Elta. She is actually doing her own version of Vaccine Express. So what nauna she does, actually, what she does, she gather volunteers. She gather volunteers and they are going to, they will look, identify certain groups na pupuntahan nila. Nakayusin nila, babakunahan nila para mapabilis ang rollout ng kanilang probinsya. Ganun. Okay. Private citizen to. No public office, no budget from the government, just pure volunteerism. Okay, spectacular. So what else? When the hospitals were overwhelmed and yung DOH ni-refuse nila i-acknowledge yung mga problema, nag-initiate po siya ng bayanihan i-consulta. Have you heard that? Nag-distribute ng COVID kits, including alam mo yung ba, mga Sophia, meron na ding version ng e-consulta bago siya nag-ano? Actually, one of the doctors na nanonood ng live namin dito, sinabi niya na merong telemed na daw talaga. Mm-hmm. Even prior to that, ang government. Okay, so what are the other things that Mama Lenny is duplicating? Let me ask you, Sophia, ganito. I-consulta, di ba? Tapos may telemed na din. So kung ikaw may COVID, mas gusto mo bang pumunta muna sa telemed o tumawag ka na dun sa direct hotline? Ano ba ulit? Kung positive ka na may COVID kung ka. Are you going to choose i-consulta o direkta ka na dun sa hotline? Sabi ni Vince Estrada, i-consulta actually directs to DOH hotline. Ganun din naman, oo. Coordinate in the end. Coordinate. Oo. Wait, yes, nililink po nila yung mga patients sa mga doctors. Why not give them the direct number? Number. Tawag ka na sa DOH direkta. Para di ka na ano magkaroon ma-hold. Thank you for holding. That's problem. Helpful. My God. Parang in-oppose niyo po lagi mga sinasabi. Hindi, wala kasing kwenta. Hindi kasi siya spectacular. Like we said, Sophia, thank you very much. But it is not something that only Mama Lenny can do. It can be done by other people as well. And this is your candidate. Diba? You okay. Want this woman to be a president. And yet she's doing things like that is already being done by others. Okay po. So, kung tanong mo sa amin, gusto ba namin manalo yung ganun? Of course not! Pipili kami ng mas innovative. Oo, pipili kami ng mas innovative at saka mas ano, mas magaling. Ano po bang innovative? May vision. Sa mga policies po niya. Ano po ang innovative doon? Yun. Explain na sa'yo yung revolving fund sa agriculture doon sa rice farmers. That's innovative. Yes. Yung ano, yung wind making farm, the, yung making the renewable energy. Energy as an energy policy of your locality is innovative. Na noon, wala pang ganun dito sa ano, certain part of Asia. Correct. It's the first windmill in Asia, in Southeast Asia. Okay. It's not just innovative in our country, but in other ano neighboring countries. So isn't that innovative? It's not. For you. Okay. Yes. But your e-consulta is innovative for you. It's innovative. Oo. Kahit na naisip naman na siya ng government gawin way before. At so, sa time. Bakit di po ginawa? That's the point. Ginawa nga! Ginawa na siya before, Sophia! Not listening! My God! Sakit sa ulo! Oh my God! Ginagawa na nga siya before! You acknowledge earlier na sinabi mo na kinoconnect lang sa DOH hotline. Diba?
Ginagawa na siya before. Meron na nun. Okay, so... Oh, so ano yung innovative sa i-consulta? Pwede po ano na. Kasi like, ano naman? Redundant na po eh. Oh, ano yes, naman? You haven't said anything new. Okay, new naman. Kanina po, yung nag-enter yung Majeka ba yun? Mm. I heard na sinabi siya na hindi ko alam, sabi niya, non-verbatim, hindi ko alam kung parang sabi niya, hindi ko alam kung supportive ba siya sa NPA or NPA siya. Ayun po yung pagkasabi niya. Anong problema mo dun? Parang ni-red tag niya po si Gomer. O, ano ngayon? Ano ngayon? Mm. Ano ngayon gagawin mo? Wow, okay. Okay po, okay. So, hindi niyo po yung... And that's what you will do. Call out. What are you going to do? Kino-call out ko lang po. Kasi Majeka, sinabi niya yun na... Did she commit a crime? No. Oh. So, ano problema yung mo? Majeka, yung sumama po sa live before. Oo nga. Oh. With her statement, did she commit a crime? No. Oh, no. So, anong problema mo? Oh, my God. Ba't po kayo galit? Hindi ako galit. I'm getting really impatient sa kanya. Hindi kami galit. Hindi kami galit. It's just that ang tagal-tagal na namin nating nag-uusap, we have given you all the opportunity to explain yourself and you haven't forwarded a worthy argument, Sophia. Lagi kang na-amaze. Lagi kang, oh my God. Lagi kang na-amaze. Oo, pero hindi ka na-amaze. Wala ka namang masagot. Wala ka namang mariba. Wala tapos ka ikaw pa yung magkukondescend. Ikaw pa yung parang feeling mo, meron kang facts. Ikaw pa yung parang feeling mo, ikaw yung why we are like this because we are getting really frustrated. But nevertheless, sige, okay, pakikinggan ka pa rin namin. Okay po. Wala. I'm just laughing kasi hindi po talaga kayo maniniwala or makukulong. We are laughing because you haven't presented a fact. What? What's not fact about that? Ang hindi fact, hindi tax evasion yung issue ni Bongbong. That's not a fact. I-consulta na hindi mo alam na ginagawa na pala ng government even before in-consulta ni Mama Lenny. Oo. Madami ka pang sinasabi na hindi fact. And your definition of innovative, which is very questionable. Okay. Okay po. If that's... So, that's anong aasahan naming factual sa'yo? Hello, hello. Yes, naririnig ka. Yes, what else? Oh, ano pa? Yung factual. Sophia. You sure na sure ka na totoong-totoo talaga? Wala kang audio, Sophia. Well, isa lang yung na-prove namin dito, Sophia, no? You're taking a hard stand on something when you do not really know anything about it. Ano gagawin natin sa ganun, Sophia? Oh. Nakakapanghina yung mga... Nakakapanghina. Extend ako ng isang oras para dito, ha? Konting budget ni Lenny.
Kunti, oo, kunti raw yung budget nila. Ang kunti ng 900 million, ha? Tapos, maliban doon sa 900 million, nagsusulisit pa siya, hinahayaan pa siyang magsulisit. Alam mo, ibigay na lang daw yung budget ng NTFL kay Mama Lenny. Talaga, Charme. Sige, pwede, bigay natin. Pero, pagka hindi mo naubos yung local insurgency, pag hindi mo naubos yung local insurgency, magbibigti ka. Diba? Pwede ba yon? Anong gagawin natin pagka hindi niya natapos yung local insurgency? Bigay natin yung 24 bi ano, 19 billion, 19 billion sa office ni Mama Lenny. Just Nako. for you, innovative is in e-consulta, job fair, Tapos yung donation of ano, yung PPE, renewable Vaccine Express, innovative. Again, thank you very much, Mama Lenny. Thank you very Thank you much, too. Mama Lenny. But that's not good enough for me. If you're going to be a president, I would need more than that. I would need more than that. Anyway, ayun. Ay, nako. Ayun, teka, pakating ko lang si Mandarambong ng very, very quick. Ayun. Ayan. Oy, baka mag-fellow Ayun. na si DDS layer dyan. Oh. Ayun, Darambong. Hello, Manda. Ano, saglit lang tayo, Manda, ha? Mag-e-end live na ako after. Hello po, kuya ko kay Ma'am Joey. Hello. Natatawa ako. Nakikita ko yung sarili ko dun kay, ano, kay Sophia. My God. Sophia, kung nakikinig ka, for your information, I'm a pro-Lenny, no? And I've been there. Lahat ng prinesent mo kila, Ma'am Joey, tsaka kay Sir Kokoy, yun din yung prinesent ko before. So kung gusto mong balikan yung video namin, nood ka dun sa YouTube nila. And kung meron man mga nanonood dito na same yung mindset, trust me. Hindi mo, hindi, you know, hindi kawalan sa atin na ano, maging open-minded, no? Na hindi, kumbaga, tanggapin din natin na meron din loopholes, tsaka hindi perfect yung ating kandidato. Exactly. Actually, yun yung problema. Yun yung dahilan kung bakit ang daming nato-turn off kay Mama Lenny. Why? Because you present Mama Lenny as someone na walang bahay, dungis, walang ganun. Walang taong ganun. Walang taong ganun, di ba? You present Mama Lenny as a good worker. That she, because this is so true, ha? This is so true. Ito nga sinasabi ni Kuya J, eh. Si Mama Lenny, hindi yan maarte. Kung kailangan niya umakyat ng bundok para mag-feeding program sa bundok, gagawin niya kahit magte-trek kayo ng 4 na oras. Hindi siya papalag. Those kind of things shows her character. Na itong babae na to, hardworking siya. That if she wants to do something, she puts her heart in it. And nobody can question that if you're going to put it that way. Pero yung ipipresent mo sa akin na napaka-innovative ni Mama Lenny, na napakagaling ni Mama Lenny, walang bahid dungis. Biruin mo walang bahid dungis, hindi isang issue lang dyan na ma-prove mo na totoo. Oo. Hindi na totoo yung statement mo, di ba? And Diyos ko. yun nga po. And Sophia, kung nakikinig ka pa, I really want VP Lenny as of now to win as much as you do. Makangamas ano pa eh, mas ano pa yung eagerness ko na manalo siya kasi nga, ikaw baka hindi ka pa nga voter, pero hindi ko ini-validate. Siyempre, concerned ka din sa future mo, kaya ka nag-release ng parang ganyan mga statements. Kasi nga, gusto mo ng future, better future para sa generation nyo. Pero yun nga, ang ma-advise ko kung ano, take time din tayo na mag-e-broader yung ating ano, perspective sa mga bagay-bagay na ano, makakatulong din sa atin na ano, hindi maging kumbaga one-sided. And ano kung ano man, follow mo, follow kita tapos gawa tayo ng ano, review center. Para ano, next time na babalik tayo sa mga live, hindi na tayo na nagigisa. Correct, correct. Yun lang po, yun lang Oo, po. totoo. Medyo Thank late na rin po yun. Oo nga Medyo eh. naaliw po ako dun sa ano, kay Sophia. Pero Sophia, hindi pa Correct. naman huli ang lahat. Oo. Yun. Sabi ko nga, ano, everything is a learning process. Ano, Oo. di, walang masumis, ano, wala namang para magkocondemn sa'yo sa mga ganyang bagay. Oo.
Hi, winner! Oh, nandito si Hi, Wonder babe! Winner, guys. Ay, magbigay pugay tayo kay ano Wonder Winner. Ayun. Ayun, oy Manda, thank you for ano, oh, thank you Manda. For thank you po, saying thank you those po. Kind of things. We really again, need great them. job.